Babalik po tayo live dito sa pinangyarihan ng krimen, pananambang patay sa 8 katao kung saan isa ang sugatan. Kung makikita niyo po mga kakonektado, nagdatingan na ang mga kamag-anak ng mga nasawi. Kung saan, isa-isa na pong kinukuha ng mga ito ang bangkay ng kanilang mga kapamilya. Sa katunayan, kanina pa po ito nila gustong kunin ang mga bangkay na andito, ano? Subalit hindi pa tapos ang soko sa kanilang pagpoproseso dito sa lugar kung saan nangyari ang krimen. So, ayan po mga kakonektado, kung makikita nyo po, pumasok na itong isang tricycada, no? May dala pong malong. Linsodon po kasi sa tradisyon ng Islam, kailangang mailibing agad-agad itong bangkay ng mga biktima within 24 hours, ano? So, ayun po mga konektado. Subukan natin lumapit ng kaunti, ano? Para mas makita nyo po. So ayan po may pirma na po si sir ng waiver kung saan siya po ang kukuha ng nasabing bangkay ng kanilang kapamilya, ano? Oh, atras muna yung hindi yung mag-cream lang muna ba, please? Sige na, para madali tayo. Ayan. So, inaabisuhan itong mga kapatid natin dito na lumayo ng konti, ano? Kasi medyo nagkakagulo. Hindi i-release ng soko yung mga bangkay ko pagka hindi lalayo ng konti itong mga tenga-tenga-tenga rito. Ayun na, medyo uminit ng konti ang ulo ni local monitoring team chair Habib Bergo Guevara, no? Dahil gusto na ng mga kaanak dito ng biktima na kunin na nga itong bangkay. Kung hindi po kayo nakapanood kanina sa mga nauna nating live sa Facebook, sa Cool FM page, ito po yung nangyaring pamamaril patay sa 8 katao kung saan isa ang sugatan na nakaligtas na sa ngayon ay nasa ospital pa nagpapagaling, ano? So ayan, medyo nagsisimula ng pumatak yung bulan, ano? Ayun mga kakonektado, pinuhat na yung ilang bangkay. Siyempre. Dito, walang nakakilala dito? May mag-release na rin, may papunta na rin yung sa kanya. Oo. Sige, sige. Hintayin ko nga, nagtawag nila sa akin. Sir, ito na yung mga muna. Doon muna ito sa estasyon para makuha. Ay, sabihin na lang, no? Sabihin na lang ito. Sabihin na lang ito. Ya, mari
So yun po, bubuhatin na yung mga bangkay ng kanilang mga kaanak na kanina pa naghihintay doon sa labas. Ano? Ayan na po. So ayan po, hindi na maawat ng SOCO at ng mga kapulisan dito. Dahil gustong-gusto na nga makuha ng mga kamag-anak nila yung mga labi ng kanilang mga biktimang kaanak, ano? Alinsunod kasi sa tradisyong Islam, kinakailangang mailibing ito kaagad-agad. So, mga konektado, makikita ninyo, dumating na rin dito sa crime scene si Laban Mayor Herlo Guzman Jr. kasama si Provincial Director Police Colonel Villar. Mayor, good afternoon. Live po tayo napapanood sa Cool FM Facebook page ng University of Southern Mindanao Radio Pilipinas Kabakan. So Mayor, ano po ang inyong reaksyon at masasabi tungkol dito sa nangyaring pagbaril patay sa 8 katao at sinasabing isa ang nakaligtas na ginagamot ngayon sa ospital po? Nauna-una, tayo nagdadalamati no, sa nangyari po sa itong tragedya na nangyari ito. At nakita natin, walang yung at ito po yung inimbestigahan pa no, ng ating mga kapulisan. Opo. So kasama niyo po Mayor sa nagpunta dito si Police Provincial Director Police Colonel Villar. Sir, magandang hapon po. Live po tayo, sir, napapanood sa Cool FM page ng University of Southern Mindanao Radio Pilipinas Kabakan po. So sir, patungkol po doon sa nangyaring insidente, sir. Ano po ang update, sir, bilang Provincial Director po? Ito nangyari na, Okay po. So sir, may mga tinitingnan na po ba tayong angulo, sir? Patungkol din sa nangyaring insidente? So ngayon, yan pang ididigap namin yung after dito maaari itong soko ng ating So sir, minsahin niyo po sir sa ating mga mamamayan sir na nanonood sir. Sa atin sa mga mamamayan ng Carmen at ng Cotabato, maging mapagmasdan lang po tayo at maging manginahon. Atin pong kiripot ng mga elemento ng mga tao sa tingin natin ay may mga masasamang ilusin para So, maraming salamat po, sir. Maraming salamat po, Mayor. Maraming salamat. So, ayan. Talagang masasabi natin na kontrami
na rin itong crime scene, no? Pero tapos naman na na-proseso itong lugar na ito. So hindi na talaga naawat ng mga kamag-anak ng mga biktima na kunin na yung mga bangkay ng kanilang mga kaanak. So dyan lamang po kayo, magbabalik pa po kami.